Hey, what's up YouTube? Sukal po ulit. So kung napansin nyo po, medyo matagal po ang hindi nakapag-upload ng video for the shoe reviews. Pero eto po tayo, nagbabalik po ulit. Ngayon po, bibigyan po kayo ng dalawang shoe review. One for the Jordan 4 Fiba and one for the Jordan 8 Aqua. So yan po yung dalawang box ng sapatos na ating i-review. Ito po yung Jordan 4 Fiba. And ito po yung Jordan 8 Aqua. So just an FYI, both of these shoes are not mine. So I just simply borrowed them for me to be able to give you some quick review on these shoes. And by the way, shout out to my 8 Militia family, Ice 40 and Gmail. So yun, alam nyo naman po kapag family talaga, super support po sila. So binigyan po nila ako ng opportunity para bigyan kayo ng magandang review dun sa kanilang mga sapatos. So sige, umpisa na natin. Ito na po natin ang pagbukas sa ating Jordan 4 Fiba. Bam! So kitang-kita nyo naman, guys. O ito, just an FYI ulit, guys, ha. Hindi pa to nagamit at binigyan ako ng opportunity para i-review lang to para sa inyo, guys. So, damn, bro. Makikita nyo naman kung gano'ng kaganda ang ating Jordan 4 Fiba. So, yun. Tumbled leather po siya. Yan. Kitang-kita nyo naman yung pangka. So, yan. Kitang-kita nyo naman yung pagka-tumbled leather niya, guys. Yun. So, yun, kapag itatouch natin yung kanyang leather, hindi po siya ganun kalambot at hindi rin po siya ganun katigas. So, saktong-sakto lang po yung pagkakagawa dito sa kanyang tumbled leather. So, dun sa mga mahihilig sa mga tumbled leather, pinakamaganda kasi dito is kahit na magkakaroon ka na siya ng crease dito, hindi siya masyado magiging halata. Kasi yun po ang parang pinaka-feature ng tumbled leather. Tignan natin dito sa kanyang wings. Makikita nyo yung kulay po niyan is obsidian blue. Ganun din po siya dito. Pero dito sa may bandang wings niya, sa may bandang side and sides dyan, red po siya. At yun, originally kung makikita nyo po yung talagang classic na Jordan 4, makikita nyo yung net system. Pero dito, binigyan po nila ng konting twist. May mga design siya dito. That's also similar to the box. So, yun. Ganun din po siya. Yan. At yan, guys, oh. Napaka-detailed niya, guys. Yun yung talagang pinaka-nagustuhan ko dito sa design niya dito. Although, maganda yung classic, pero mas in-upgrade pa nila sa ganito, guys. So, yan. All the way up. Dito. Dito. Yan. Kung titingnan nyo dito sa likod niya, gold Jumpman po siya. And of course, yung classic niya na. Ewan ko kung anong tawag dito, pero yun, cool siya. At kung titignan nyo dito sa may bandang outsole niya, meron po siyang similarity dun sa Jordan 7 na Olympic colorway. Lang, tanggalin muna natin yung memo. Ayun. So yun, kung makikita nyo dito sa may bandang outsole niya, similar po siya dun sa colorway ng Jordan 7 Olympics. Pero dito, makikita nyo parang sinalpak nila dito sa Jordan 4 Fiba. Although Fiba, Olympics, ako kung ano dun. Pero if I'm not mistaken, Fiba is for, you know, basketball na international competition. So yun, meron din po siyang obsidian blue na Jumpman. Gym red dito sa may bandang harap or bandang taas and dito rin. At again, meron po siyang touch ng obsidian blue ulit dito sa may banda ng baba ng red. Basta yan. At yon, makikita nyo mas ano, mas maraming color white dito. Yan, may mga nagsasabi na ano, parang ayaw daw nila ng outsole na white kasi madali daw po siyang marumihan, pero of course, man. Diba? Pag magsusot ka ng sapatos, marurumihan talaga yan. So, syempre, nasa pag-aalaga pa rin yan. Now, pagpunta po natin dito, makikita nyo po yung air niya dyan sa may bandang outsole niya. Going up sa midsole natin, obsidian blue po siya and lahat na color gym red. Now, isang ba yung isa?
Yan, kung makikita nyo, meron din po silang bibibigay na extra laces. Ito po is obsidian blue. And one for a white lace din. Nakalagay siya dun sa isang sapatos. So, damn bro, ganda talaga ng sapatos nito. So yun, makikita nyo dito sa may bandang tang niya. Sabi nabanggit ko kanina na yung design nung dito sa may bandang tang is similar din sa may box niya. Papunti dito, pero pag akyat dito, leather po siya. Yun. Perfect. At meron po siyang obsidian blue na Jumpman, white na Flight. And of course, yung background po niya is color gym red. Similar, dito rin po sa loob, meron po tayong obsidian blue dun sa may bandang sock lining. And obsidian blue na Jumpman dun sa loob. So, this is size 9. Basically, this is also my size. But unfortunately, this is not my shoes. Pero yun, I'm still lucky kasi I was able to, you know, get the chance to review this to you guys. So, okay pa rin. And of course, meron po siyang, bam, for the love of the game. Super maganda talaga tong sapatos na to. I really hope na nakabili rin ako ng ganito, pero wala na rin kasi siya sa online. I mean, no, sold out na talaga siya. Ito parang nabigyan lang ng opportunity yung bayaw ko na makuha tong sapatos kasi may friend sila from US that was able to, you know, find this shoe for him. And of course, maswerte rin si Bayao kasi syempre $200 to originally, but he was able to get this for like, you know, 9k Philippine peso. So galing. So galing talaga. So yan, that's it for the Jordan 4 FIBA. So bibigyan po kayo ng quick spin dito sa sapatos na to. So yan po siya sa may bandang side. Boom. Siyempre, ilabas natin yung isang sapatos. Ayan. Kulit talaga. Super ganda talaga, guys. Without the foreplay, okay, cool. But not without the first day, okay, cool. But not before I have to wonder if you let me hear. If I walk into your doorway, let's have sex. But not without the sprees, babe, okay, cool. But not without the vacays, no. Ooh, it's the way it goes. Alright, so dito naman po tayo sa pangalawang sapatos. Ito na po yung Jordan 8 Aqua. So ito po is pang babae, pero pwede rin po siyang pang lalaki kasi yung sizes nila is like hanggang size 11. So obviously, pwedeng-pwede po tayo dyan. So ito po is size 7. So makikita nyo po, meron po siyang 3M dito sa may bandang, hindi ko alam po anong tawag dyan, pero yan po yung color gray na yan. So ano po ba ang 3M? So ang 3M po is parang reflectorite. So kapag medyo madilim, medyo nailawan siya, magre-reflect siya. Try, ita-try natin yun mamaya, pero yun. And makikita nyo naman dito, guys. Ganda talaga ng pagkakagawa. So dito sa may bandang ilalim niya, para po siyang, alam nyo yun, kapag yung sinisplash na paint. So ganun po yung design niya. So para po siyang art yung dating na hindi. Pero maganda, maganda guys. So makikita nyo purple po yung medyo mas maraming colorway dito sa may bandang outsole niya. Meron po siyang yellow dito, hits ng black, at meron din po tayong gym red. And of course, Jumpman is gym red din po siya. So yun, hindi ko alam kung ano yung kulay nito, pero turquoise ato siya. Meron din po tayong yellow dito, guys. Yellow, and of course similar pa rin siya sa design ng outsole para po siyang splash na paint. So ganun din po siya. Makikita nyo parang kung may, sa mga batang 90s dyan, maalala nyo may mga jacket na parang ganito yung mga design. So ganun po siya dito sa may bandang ano niya,
sakline niya, which is good kasi napaka-classic ng dating. Actually, mas gusto ko yung ganitong colorway kaysa dun sa parang dinabas na ano, colorway na Jordan 8 Aqua. Parang black ata yun, ang ganito rin siya. May 3M din siya. Dito po kasi, all leather po kasi siya. So, dito leather po siya. Pero dun sa ano ata, parang hindi ata siya leather. So, yun. Dito naman sa may bandang strap niya, makikita nyo. Similar pa rin siya. Blue-green ata tortoise na Air Jordan. And purple po dito sa may bandang lock niya. So, syempre kapag isusuot po natin to, kung tayo po ay magkakaroon ng ganitong pair, obviously ang gagawin natin is hindi natin siya strap na ganyan. Pero ilalagay siguro natin yung ano niya dito, yung strap niya, pero hindi natin siya strap talaga na all the way to the back. Parang siguro nakaganyan, nakaganyan lang siya na nakalagay para naka-angat siya dito. Yun. So, ganun po siya guys na. So, makikita nyo, classic po yung ano niya. Yung sa may bandang tongue niya. Basta, naalala ko talaga yung mga ganitong klaseng design is pang, you know, pang 90s, mga ganun. Or 80s ata yun. Yung mga old school na, parang old school yung dating niya. Which is maganda. Parang dito, parang ginansilyo po ata yung anong dito niyo. Maganda guys. Again, yung gulay nyo po niya is parang turquoise at or blue-green, purple, and of course, may black po tayo sa baba, and Jumpman color red. May yellow rin tayo dyan na background, lining, and of course, yung black. Now, doon po tayo sa may bandang loob, meron po tayong Jumpman doon na purple, pero yung background po niya is white. And ito, similar din siya sa Jordan 7, meron din po siya nito. Nakalimutan ko na kung ano yung tawag dito. Pero parang ito yung mas naghumahawak doon sa paa ng, ano, yun sa paa mo sa loob. So yun, meron din po siyang cool tab dito na purple. Para mas madaling isuot yung sapatos. And yun, guys, that's basically it. Ayun, no? Oh, di ba? So, ganyan po yung gamit ng 3M niya na nabanggit ko kanina. So, ganyan po yung effect niya, guys. So, ang kulit. Paggabi, talagang... Damn, sino yun? Parang gagawin sila. So, yun. Ang kulit talaga. So, yun. That's it for this Jordan 8 Aqua for girls. You in seven position for 70 minutes, you get it, babe. You got a lot on your mind and I wanna eat. So yun na nga guys, I hope na nagustuhan po ninyo ang ating pag-review sa dalawang sapatos. So till next time po ulit, and I'm out.